excuse me. Isang taon na pahirapan pang makuha, kailangan mo pang pumila sa complex, kailangan pang butasin yung inyong senior citizen ID. Di ba? Isang beses na nga lang isang taon, pahirapan pa. Na ang pangarap ko, yung 500 isang beses sa taon, maging 500 every month. Diyos, habaan nyo pa birthday nyo, ha? Sa Enero, dahil lugmok na lugmok ko ang Maynila ngayon, pero hindi ko yung ginawang dahilan, isisipa sa ibang tao. Isinipaan nyo na ngayon, palabas ng City Hall, eh. Di ba? So, I think yon sapat na na dahilan na kayo ay umaasa na anuman ang kinakaharap na suliranin ng pamahalaan ngayon, hindi na kayo makaririnig ng paninisi, kundi makarinig kayo ng pamamaraan kung paano susolusyonan ang suliranin. Tama? Kaya, para yun naman ay may sa katuparan ko yung pangarap sa inyo, at kailangan nuno ng batas. Kaya habang hinihintay ko yung chapit, o yung picha, hindi na ako naghintay kung darating pa yung pera next year, kundi
inuna ko na yung batas. Maraming salamat kay Vice Mayor Hanin Lacuna. Maraming salamat sa mga konsehal. Ngayon may batas na. O, ano yung susunod? Yung isang pangarap ko naman, na halimbawa na sa batas na, edi next year, mag-uumpisa na. O, pero, ayaw ko rin kayong papipilan. Di ba may sinabi rin ako dito? Ayaw na ayaw ko kayong gagawing timawa. O, ang pangit eh. Kung talagang gusto tumulong ng gobyerno, tumulong ng lubos. Kaya, hindi na kayo para kumita. Hindi ko alam kung pumilap na kayo ng pon sa bako. Meron na? Meron na kayo, wala pa sa inyo. Yung kailangan nyo na magpapatulungan sa OSCA o sa inyo. Kasi marami na nangyayari sa buong Manila kung saan ang pamahalaan ng lungsod ay kumakalat na ng mga datos. Ito yung application form ng inyong debit card. Parang naman ang ngayon. Huwag niyo pamibigay yung PIN code, ha? Kasi ang pangarap ko, automatikong dumarating sa inyo. Hindi para, paano kung halimbawa nakahirati ka sa karamdaman? Sa lumang sistema, makukuha mo ba yon? Hindi. Nga. O dito, nasa loob ka ng bahay, nag-aalaga ka ng apo mo, sa takdang araw, dumarating sa iyo. So, nadagdagan pa yon. Abay, kalaman, nasama pa yung PWDs saka solo parent. Eh, hindi yung kasama sa pangako ko. Di ba? O, pati ngayon, sabi ko, yung sa mga apo ninyo, anak ninyo na nag-aaral sa PLM at UDM, magkakaroon na isang bulig. Di ba? O, batas na rin yun. O ngayon, sumobra pa. Alam niyo bakit? O, pati yung apo ninyong grade 12, magkakaroon na rin ng 500 buwan-buwan. Itong mga nasabi ko, kasi kaya ko yan ikinukwento ngayon, dahil yan, sinabi ko dito. Hindi, isa lang ito sa lugar na kung saan umikot ako sa buong Maynila, ilahad ang aking pangarap para sa inyo. O ngayon, naalala niyo rin yung kwento ng Kadiwa, yung food subsidy program. O yun, ito ikalawang araw na namin na pagpapatunay na gusto ko maibalik yung mga luma pero maganda. Di baling mangopya lang ako. Okay lang ako mangopya. Ito, kinopya ko lang to sa luma eh. Pero nung bata ako, ay talaga naman, napaka-epektibo. Ay bakit? Nawawala yung middleman eh. Pag nawala yung middleman, wala yung tubo. Pag wala yung tubo, sino makikinabang? Taong bayan, kasi nakakatipid. Tanong, hindi lang ho tayo ang nakakatipid, mga kababayan. Natutulungan pa natin ang mga farmer, producer, sa kanayunan. O ngayon, o, hindi na kayo makakatipid lang dahil kailangan nyo pang ibiyahe. O pinipilit namin palakasin itong Kadiwa na ibaba lagi sa iba't ibang lugar sa Maynila at maging regular siyang programa. Kaya bagay na ipinagpapasalamat namin sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries, NFA, and so on and so forth. Lahat ng ahensya ng national government. Kaya maraming salamat din kay Pangulong Duterte. Abay, bakit? O ay ako, namamalimos o napalimusan. Yun. Eh, sino naman ang nakinabang? Taong bayan. Taong bayan. Yun ang pangarap ko sa atin. Hindi ko man kayo mapayaman dahil hindi naman talaga kaya ng gobyerno yun. Pero yung mapataas ko yung antas ng pamumuhay ng tao, ayun, yun ang minimum requirements ko sa aking sarili. Kung paano mapataas ang antas ng pamumuhay ng tao sa Maynila. Nandito ang inyong direktora,
ng OSCA. Ayan, si former Councilor Joy Dawis Asuncion. Pumili ako ng bata na mamuno sa OSCA. Bata na mangangalaga sa matanda. Oh, parang apo nyo lang kami. Oh, di ba? Kami, mga bata, ang mangangalaga sa matatanda. Kaya, pagkaroon, nagkaroon ng abiso sa inyong barangay na magkakaroon ng pag-uwa ng mga datos, kumuha po kayo. Saka yun na rin ang inyong magiging senior citizen ID. Disente na. Hindi na mabubutasan. Ano, pasahero sa bus? May ticket ka? Para mamigay lang ng 500 pag halalan. Hindi o. Bali, naawa ko talaga sa ibang senior citizen. Alam nyo ba naging epekto nung 500 na binigay nung halalan? Na binutas yung ID? Alam nyo naging epekto? Hindi nila nagagamit. Kawawa naman yung mga senior citizen nila. But anyway, yun ay water under the bridge. Ito'y simpleng programa. Ayokong masyadong maraming cheche-bureche, mga kuskus balungos. Ang gusto ko lang, honest to goodness, mapakinabangan ninyo. Basta kahit konti, kahit maliliit, basta tuloy-tuloy, non-stop. Oo. Lumilinis na ba ang Maynila? Maaliwalas na ba? Okay. Natutuwa kayo? Okay. Dahil kaya ko yan tinatanong, mga kababayan, gusto ko maging tapat sa inyo. Yung iba sa atin, tatamaan ng pagsasaayos. Pero kami sa pamahalaan, walang masamang intensyon. Pinipilit natin na maibalik lamang ang kaayusan sa Maynila. Lalo na kayo, mga lolo't lola. Tingnan ninyo ah. Ano lang tayo, real talk, real talk. Konti na lang birthday nyo, di ba? Tama ba? Real talk lang, real talk. Hindi natin alam kung kailan eh. Di ba? Pero, di ba may mga mahal kayo sa buhay? May anak kayo. May apo kayo. Tayo ngayon, tayo ang nagbabayad ng sakripisyo. Tayo talaga. Bakit? Itong kinahinatanan natin, kinakalalagayan natin, ay tanging epekto lang ng mga nangyari sa nakaraan. Tama, mali. So kung nalugmok ang Maynila, ang bango-bango ng ilog sa likod, oh. Umaalimuom. Di ba? Kung nalugmok ang Maynila, na ating kinakaharap ngayon, matanong ko kayo, konti na lang ang panahon natin sa mundong ibabaw, ito rin ba ang Maynilang iiwan natin sa apo natin? See? Kaya ko kayo hinihikayat. Sa totoo lang. Sige na, pagbayaran na natin ang sakripisyo ngayon. Kaysa isisipan natin ang isisi sa nagdaan, gawin natin yung mga bagay na kaya natin gawin ngayon para na sa ganun, pagdating ng araw, pagtiklop ng telon, pagpantay ng paan natin, panatag ang kalooban natin na mayroong pamahalang lungsod na nagsasaayos para sa mga apo at mahal natin sa buhay na magkaroon silang na mapayapa, malinis at may awaan Diyos, maunlad na lungsod, nakakalinga sa Kanya. Kaya hinihikayat ko kayo, tulungan nyo na ako. Tayo na ang magbayad ng sakripisyo. Sa magsakripisyo na tayo ng konti. Para na lang sa susunod na henerasyon. Totoong maraming pagsubok. Ang katotohanan yan, isa pang nalulugod ako, gusto kong ibalita sa inyo. Ngayon, nag-uusap tayo, galing ako sa Manila Police District. On the way dito, alam nyo anong tinitingnan ko? Messages.
Ano messages? Litrato. Anong uri ng litrato? Nag-uusap tayo ngayon. Maraming senior citizen nagte-training ngayon dahil may trabaho na sila next week. Yeah! Oh, at sa totoo lang, alam nyo kanina na sa totoo lang ha, naluluwa ko. Kasi mga pangarap ko yan na ikwento sa inyo eh. Ang ikinalulugod ko, yung mga pinangarap ko sa tulong ng mga kasamahan ko sa ahensya ng gobyerno na isa sa katuparan, unti-unti. Totoo pala, pwede pala, kaya pala. Alam nyo ngayon, sa totoo, tingnan ninyo, ngayon lang o, sa aming ano ni Direktora, sa ano namin, group chat. Opo, ayan po sila. Pag makikita ninyo, ngayon lang o yan o, anong oras? Alas 9:37. Ayan po sila o, nag-training o. Sa Mang Inasal. Yung isang araw sa Jollibee. Oh, ayan po sila o. Purong sinyo. Pag nakikita mo na uubra pala na mga leader pala ng gobyerno kapag nangarap at nagbigay ng panahon na tukdin yung laway niya. Posible pala. Kaya natutuwa po ako talaga. Kasi ako, yung iba sa inyo, panahon pa yata ng hapon, nasa Maynila na. O yan, si nanay, tumaas ang kamay. Kumbaga, wala eh. Ito ang bahay natin eh. Dito na tayong inugat. Tanong ko, tayo ba pagmamalasakitan ng taga Makati? Pagmamalasakitan ba tayo ng mga taga Quezon City? Bagay na pagmalasakitan nila ang sarili nila. Tama? So anong punto ko? Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po sa inyo, mga nanay, tatapusin ko na makapamili kayo ng gulay na mura. Oh. Ko ako, hindi ako mahilig sa asukal eh. No. Oh, hindi po. Oh. Kasi hindi ako mahilig sa sweet dahil sweet na ako. Oy, mga daycare teacher, mga chairman, sabihan nyo yung mga daycare teacher nyo. Yung kanilang allowance sa 7,000, ginawa ko 9,000. Hindi sa ano, hindi to patalbugan o dribble. Talagang ano, nung una, maganda istorya niyan. Kasi pinangako ko yan sa mga daycare teacher eh. Ha? Ang ganda istorya niyan. Nagtatalo. Legal. Usapan legal. Kung pwede o hindi. O di humanap ako ng batas. Eh magaling yung aming budget officer, abogada. Si Attorney Grace Chua. Dating kusyal din. Nakahanap ng provision ng batas. O, ay di nakakuha kami ng pera. O yun. Kaya itong end of the year, mararamdaman na ng mga daycare teacher yung pagtataas ng kanilang allowance. Marami pa. Ang haba pa ho. O mamayang gabi, saan ang lakad nyo? May lakad ba kayo? Wala? O sige. Ito lang ha. Katuwaan lang. Taas ang kamay sa edad ninyo. Sa edad ninyo. Pati sa kodli. Ha? Taas ang kamay na nakapanood na ng orkestra. Isa, dalawa, tatlo. Halos lahat kayo. Orkestra, ha? Yung... World class! Hindi pa kayo nakapanood? Ako, magpo-45 na ako bukas. ...44 years old na nakapanood ako. Ah, libre pa.
Yung Philippine Harmonic na ginawa natin sa kartilya. O, sige. O, dahil marami nag-request, marami raw kayong rayuma. Hindi raw kayo makapunta ng Loton. O, sige, ito. Gusto niyo makapanood? O, mamaya, alas 6, pumunta kayo sa Santo Niño Church. Once in a lifetime, makapanood kayo ng world class na performance. Oh. Kung saan gusto kong iparamdam sa taong bayan na ang musika is the great equalizer. Sa musika, pwedeng pagpantayin ang katatayuan ng tao. Mayaman na kapanunood, middle class na kapanunood, mahirap na kapanunood. Kung kaya mapanood ng mayaman, kaya din mapanood ng mahirap, ng libre. Kaya kung wala kang gagawin, mami, ha? Makita niyo. Ako, naaliw ako talaga. Kasi hindi siya pipitsugin. Ano o siya, world class. At nakukuha natin ng tiway-tiway. Laway-laway lang. Pakiusap ko lang. Kasi nga, gusto kong maibalik sa kaisipan at puso natin ang sining at kultura. Habang naman problema tayong sa ekonomiya, naman problema tayo sa peace and order, sa kalinisan, kailangan tinutugunan din ang arte at sining. Dahil yan ay tawag dyan mga heritage, mga pamana sa atin. Sa musika man lamang, pangiti man lamang tayo. Deep inside, mag-enjoy man lang. Amen. Toda sa inyo, libre yun. Sayang. Wala. Walang yad ba? Nyanyanga ka lang. Kaya po, no, yung mga produkto na yan, no, sana mapakinabangan ninyo. Marami pa yan. It will never stop. And ako po, magiging video ng buhay nyo. Alam niyo bakit video? We find ways. Oh, maghahanap ako ng mga kaparaanan. Ito ah, may awa ang Diyos. Oh, nakita niyo yun? Tatlong building? Isa, dalawa, tatlo. NHA. Yeah, NHA. Nakita niyo yan, di ba? Nakita yan. Nung araw, ayaw umalis ng tao, yung condemn. Oh. Nakiusap sa akin si Vice President Binay. Pakiusapan yung mga tao. Napakiusapan ko. Naniwala sa akin yung mga taga-Tondo. Pero may kompromiso ko. Sabi ko, ibabalik ko sila. Okay. Madalit salita, to cut the long story short, nagkatupad-laway tayo. Natayo ulit. Nandyan sila ulit. Yung iba, hindi na nga bumalik eh. Natuwa na doon sa pinag-transferan sa kanila. Okay. Now, bakit ko yung kinukwento? At tingnan ninyo, ha? Kasi magbabago ulap dyan. Isa, dalawa, tatlo, nakikita nyo, di ba? O, sa bandang Nangka. Ah, dito. Kanan. Di, ano tapat yan? Slaughterhouse? Tama? Slaughterhouse. O, sa bandang Nangka. Yung ginawa nila sabungan. Eh, hindi sabungan yun. Sports complex yun. Sabungan hindi. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... Oh, sabi ko doon, oh, total, may kontrata na kayo sa nakarang administrasyon. Wala na akong magagawa. Tama? Eh ako may paggalang sa kontrata. O, sige. Sabi ko, isoli nyo sa akin yung 4,000 metro kwadrado. Bakit to? Eh may kontrata ko kami. O sige, eh, ipilit nyo kontrata nyo sa atin. Okay lang yan. Walang problema. Okay. Siguro naintindihan ako. Ha? Malay mo, maubos yung bakal nila dun isang araw.
Buksan ko lang yung gate, tawagin ko yung mga taga 101, taga 105. Tapos patawirin ko yung mga taga balot. Libre sona. Todas na. Biri mo, hindi kinain ng ano, kalawang? Kinain ng kamay? Anyway, biro lang yon. Tumawag! Sabi niya, pwede mo ba 2,000 lang? O sige, halfway, 3,000. Halfway. 2 bulig siya, 4 na bulig ako. O di nagkasundo kami, 3 bulig. Sa bandang kanan na yan, may makikita kayong mataas na building. Diyan ko itatayo ang kauna-unang pangarap na sinabi ko rin dito. Ang in-city vertical housing program. Ito ha. Walang palundagan to ha. Talaga. Eh, tinatapos na lang po yung tapos na po yung disenyo. Hindi talaga ako natutulog. Maniwala kayo. Tapos na yung disenyo. O ngayon, yung DED. Detailed Engineering Design. Okay. O bakit ito mataas? Ito, walang palundagan, ha? Saan ka nakakita? Squatter ka lang, may elevator ka pa. Yeah, marabino! Ano ba sabi ko sa inyo noon, di ba? Kung gagawin ko rin lang naman, gagawin ko ng tama. Anong pangako ko? 42 square meter. Naalala niyo? O, isang kwarto sa magulang, isang kwarto sa mga anak. Tama? Pero hindi ko pinangako yung elevator. Ay ba bakit? Kasi ang nasa isip ko, lumang batas. Lumang pamamaraan. Ano yun? Bliss. Tama? O, ang bliss, 5 palapag lang. O, good news. Pumayag sa akin. Ito yung NHA, ilang palapag? 5, 4. Tama? O, pumayag sa akin ang NHA. Kaya natin magtayo ng 14 story. Ano sinabi sa akin ng Deka Homes? Layan! Promise, wala yan. Hindi talaga. Oo, kasi nga, wala lang. Mahirap magtayo ng building, di ba? Eh, gagawin ko na rin lang naman. Gagawin ko ng decente. Kaya, bukod doon, malapit na. Magsisimula na. O, yung bagong slaughterhouse. Doon din. O, bakit? E, tinanggal nila eh. O, di balik nila. O, ngayon, pag naitayo na yung dalawa na yun, o, di magsabong sila dyan kung gusto nila magsabong. Bakit? E, inuna ko muna eh sa tao eh. Okay, dapat lang naman talaga sa tao yan eh. O, di ba binulag tayo sa swimming pool? Oh, sports facility yan. Swimming. O di yung mga tao naman, siyempre na-excite. Kala totoo. Ayun pala, pabalat bunga. Meron palang nakakubli. Eh pero, may awahan Diyos. Ako, talaga. Diyan, kaya ko sinabi, bago may makikita kayo dyan. Nag-iiba yan. Kasi dalawa ho yan, isa doon sa Delpan. Naalala niyo yung Valderrama? Yung mahabang squatter sa gitna ng island? Ayun. 33 years na sila. Basurero pa lang ako, squatter na sila doon. Ah. Kasi nadadaanan ko yun dahil kinukuha ko yung lubid na plastic. Yung kulay blue. Yung Elizalde rope. Sa tabing ilog. Ayun. Eh yan mga kababayan. Talagang tulungan niyo lang ako. O ngayon, birthday ko bukas. Ano yun? Ganun-ganun na lang? Jackie eh. Okay. Lahat ng tao, nako Diyos ko, nakikiusap, magpahinga daw ako. Pag nakita nyo sa Facebook, oro, pahinga ka naman, Mayor. Pahinga ka muna, birthday mo.
Sa totoo kasi, parang sinisilihan ng pet ko. Kapag nakikita ko, ayoko ikipit-balikat yung mga maliliit na bagay. Kasi yung mga maliliit na bagay, tigyawat, pinabayaan, naging bukol, napabayaan, naging tumor. Ang hirap ng gamutin. Kaya gusto ko, tigyawat pa lang, tinitiris na. O ngayon, papakinggan ko kayo, magpapahinga ako. Pero half day lang. Bakit? Titira pa rin ako ng umaga. Kasi meron akong regalo sa inyo. Okay? Ipinagmadali ko kasi, sabi ko sa kanila, maraming may sakit. Kasi gusto ko mapagbuti ang pasilidad ng mga ospital. O, ngayon, o, bukas. O, ito gagawin ko bukas ha. Magbubukas ako ng apat na pasilidad. Dalawa, dialysis center. Ha? Yung bodega na fourth floor ng God, di ba may dialysis doon? O, tapos yung elevator, pag hindi gumana, ha, pinahihila ko sa direktor ng ospital. Eh, di ba ang elevator dapat palikpanaw? Di ba? Hindi siya for display purposes. O sabi ko sa direktor, pag nasisira yan, ipahihila ko sa iyo. Subukan nyo maglakad ng hagdanan. Kakatapos nyo lang mag-dialysis. Hindi ka pa nga nagda-dialysis, laylay na dila mo eh. Tama? Tapos, nagpakuha ako ng dalawang sasakyan para hatid sundot. Ay, hatid sundo. Yung mga chairman, hatid sundot yan eh. Sa gabi. Kasi, yung mahihirap na nag-dialysis, mamamasada yan. Sasakay ng jeep. Tama? Tapos, matotolongges pa sa cutting trip. Yeah, doon ako galit na galit eh. Talaga nang gigigil ako sa mga jeepney driver na nagka-cutting trip. O ngayon, ang malas nila, matapos ko silang diplomasya na maraming buwan, o ngayon, tinuluyan ko na yung mga nahuli ko. Pinailan ko ng kaso sa LTFRB para matigil na yung cutting trip. Okay. O ngayon, di may dalawang sakyan doon. O yung bodega sa fourth floor, o yung buong bodega na yun, ginawa nating additional na dialysis center. Pangalawa, may tinayo na rin tayong dialysis center bago sa ospital ng Maynila. Tapos, sino sa inyo anemic? Kailangan nyo ng dugo? Di ba tayong mga kababayan natin, kapag nangailangan ng dugo, pupunta tayo sa Red Cross? Tama? Yad ba ka na, donate ka pa? Tama? Huwag na kayo mag-alala. Bukas, bubuksan na natin ang blood bank ng Maynila. Kaya, pag natuyuan kayo ng dugo sa konsume, pumunta kayo sa hospital ng Maynila. May tatlo na tayong refrigerator. Bibili pa ako ng isa. Okay. Tapos, pang-apat, laboratory. Kaya lang, buti hindi nasunog. Hindi nasunog kagabi. Katabi yun, yung bubuksan natin bukas. Ngayon, ito po ang regalo ko sa inyo. Noong isang linggo, inaprubahan ko na ho. Ito, hindi for picture taking lang ha. Di ba nung araw may umiikot na poster dito, nakakalat? CT scan machine. Tama, di ba? Tama, no? Six slices. Exactly. Ngayon, may awan Diyos. In a matter of few months, kasi nagpa-PR na ako. Purchase request. May awan Diyos, ha? Nagpabili ako ng CT scan machine na 300 plus slices. Ngayon, magtanong kayo sa doktor. Dok, ano yung sinasabi ni Kois? Ano ba ibig sabihin nung 6 slices sa 300 slices? Kasi yung susunod nun, maximum 1,000 slices. Itanong nyo na lang sa doktor, mahirap magbuhat ng bangko, kung anong buting idudulot sa inyo
ng epesyenteng makina. O, pati sa mga sanggol. Yung... Kasi mang... Alam nyo ba't ko yung pinagbibili? Pati x-ray. Ha? Alam nyo ba't ko yung pinagbibili? Alam nyo bakit? Nung konsyela ko, limasing ko ang reseta sa akin. Pati CT scan, blood bank, tapos incubator, x-ray. Pero humihingi ng tao, bakit? Eh kasi wala pala. O kaya yung karanasan ko, pero kayo rin naman na nagkaloob sa akin ng karanasan na yun. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong maglingkod bilang konsyel, kahit sa murang edad. O yung karanasan ko rin, na hininog. Hinintay ko, matagal na panahon, pati Vice Mayor. O, dahil doon sa pumasok sa kokote ko nang hindi ko kinakabisa. O, kaya alam ko kung anong kailangan ng higit na nakakarami. O yan naman siyang pinabibili ko ng pinabibili. O, tapos, yawan Diyos, ako ay mangungutang. Saan kayo nakakita ng alkalde? Nagsasalitang mangungutang. Eh sila nga, puro utang, hindi pa sinabi sa inyo. Pero babayaran ko yung utang nila. Ah, babayaran ko yun. Pero ako mangungutang. Bakit? Magtatayo tayo. Alam niyo yung Makati Med? Maganda? St. Luke's? Maganda? Air condition? Malinis? May mga ekwipo? Yung doktor nila, doktor din natin. Alam niyo ba yun? Yung doktor natin, doktor din nila. Alam niyo ba yun? So magaling ba doktor nila? Yes! Eh di magaling din ng doktor natin. Tama? Ano pinagkaiba? Pasilidad. Tama? O ngayon, magtatayo tayo ng mas maganda pang ospital sa St. Luke's at Makati Medical Center. Isko, teka muna. Anim na ospital natin, gagawin pang pito. Hindi ko gagawin pito. Anim pa rin. Dahil yung lumang building ng ospital ng Maynila na kapag nauntog ka, yari ka sa tetano. Tama? E luma na eh. O, doon ako magtatayo ng 10 palapag. Fully air-conditioned glass hospital. Ah, bakit glass? Bakit salamin? Alam mo bakit? Ah, hindi. Alam mo bakit? Meron akong istorya doon nung pinadidesign ko sa inyero, tawa-tawa sa inyero. Gusto ko man lamang maipatikim sa isang mahirap na tao na bago siya kunin ni Lord. Nakita niya dagat. Sunset. Totoo naman eh, Rose Boulevard. Eh lahat niya nakikipag-agawan makabili ng lupa sa Rose Boulevard dahil sa ganda ng dagat, di ba? O ikaw may karamdaman, nakararamdam ka na rin malapit na. Kakanta na si Rico Puno. Eh di ba sa dagat, merong ulap, may rays, o di para ka nang kinukuha. O, yun ang sabi ko. Kaya gusto ko, naka-air condition, gusto ko glass. Sa ganun man lamang, maramdaman ng pobre. Na yung hindi ko mo pampublikong ospital, mukhang pampublikong ospital talaga. No? I really wanted, wish, sana bigyan akong katatagan ng Panginoon Diyos. Lakas ng pangangatawan at kakayanan. I want the best for you. So anyway, para na ako nag-sona. Hindi, kasi gusto ko at updated lang kayo. But more than anything else, sabi nga, sa awa ng Diyos, mga karaos pa. O ngayon, ayan ang regalo ko sa inyo, sa birthday ko. O ako naman ang hingi ng regalo. Ha? Pwede ba regaluhan niyo ako? Huwag niyo ako bibigyan ng pera, mas problema niyo yun eh. Hindi, meron lang akong pakiusap. Hindi lang to pang barangay official. Hindi lang to pang establishment. Mag-half day ako. Promise, papakinggan ko kayo. Magpapahinga ako. Nyanyanga ako, chichicha ako sa gabi, log to, gising ulit.
tapos na birthday. Ha? Pero lang ako isang request. Kung gusto niyo ako mapahinga, may pakisuyo lang ako. Pwede ba, sa 24, maglinis kayo ng bahay niyo? Bahay niyo? Hindi, kasi bago ko kayo palabasin, pwede ba linisin niyo muna bahay niyo? Maging sanitary. O, nalinis niyo ng bahay niyo? Kundi mang kalabisan, pwede ba linisin niyo yung tapat ninyo? Ha? Oh, maganda rin yan, galaw-galaw. May stroke. Oh, linisin natin, Manila. Yun lang, regalo niyo na sa akin. Maglinis lang kayo, magwalis kayo. Ilagay niyo sa tamang sisidlan. O ilagay niyo sa tamang impukan. Tanong niyo kay Chairman, Chairman, saan namin iimpukin? Tapos, padadala ko ang mga truck. Takot ko. Malinis natin ang Maynila kahit isang araw lang. Kasi yung mga magnanakaw, pinakiusapan ko na eh. Lahat ng kriminal. Pinakiusapan ko, pwede ba wag muna kayo magnakaw sa birthday ko? Eh baka makinig eh. No, pwede. No, hanggat maaari. Hindi talaga, seriously, yun lang ang pakiusap ko. Kasi, bahagi nyo na yun sa pamamahala pag nalinis natin ang ating kapaligiran. Ngayon, bumango ang Maynila. Sino ang makikinabang? Yun na lang ang regalo nyo sa akin. Pangkalahatang paglilinis ng kusa. Hindi ko yung direktiba. Pakikita ninyo, ako'y nakikisuyo. Na sana mapagbigyan ninyo yung kahilingan. Maglinis tayo. Unahin natin bahay natin. Pagkatapos natin linisin bahay natin, linisin natin yung tapat natin. O tapos na. Hanggang doon lang. Pag medyo sinipagsipag ka pa, yung kapitbahay mo, linisin mo din. Eh, chismosa eh. Nakikialam ng buhay na may buhay mo. Kung makapag-comment sa buhay mo, wagas eh. Tama? Walisin nyo din. So anyway, marami salamat sa inyo. Nawa, sa tulong ng Diyos, makaraos tayo. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng Poong Maykapal. Manila, God first!